today's video guys, magpapabit tayo ng dashcam, which is na-order natin sa Raid Store Philippines. So ayun, lalagay ko na lang yung link sa baba sa description kung gusto nyo din bumili ng dashcam nila. Okay, so yung ipapakabit natin is QCY P50 Pro. Tapos may tricks or tips, okay, kung paano pwedeng maging surveillance yung dashcam. So ibig sabihin, kahit na naka-off yung sasakyan mo, pwede mong magamit yung dashcam na tuloy-tuloy yung recordings niya for further safety or security na sasakyan natin, no? So ayan, wait lang natin matapos si Manong na maglagay ng mga wire, then check natin yung settings mamaya ng dashcam. So wait lang natin matapos guys. Kinakabit na sa power supply yung dashcam. Then malapit na rin siya matapos guys. Nagpakabit tayo ng QIC na dashcam. Okay, so ito na yun, nakabit na nga. Ano lang natin, kalkalin lang natin, no, kung paano siya gumagana. So dito 4K resolution, HDR. Ito yung time recording niya. Okay, so ito yung date, ito yung time. Okay, tapos dito may wifi. Yan, batteries. Then ito yung mic, kung gusto mong mag-record or hindi, on off lang yan. Okay, ito naman kung gusto mong makuha yung picture sa ano, sa harapan or sa likod. Click mo lang yan, screenshot, parang ganun. Kung sa likod naman, okay, screenshot. Okay, ganun lang siya. Okay, ang swiping guys, para hindi kayo malito, no. Ang swiping niya, pakaliwa. Pakaliwa, kung titignan mo yung back. Okay, pag pakaliwa ulit, front and back na yung nakikita. Okay, ganun yung swiping niya. Kasi kapag pa-left, pupunta siya sa recordings mo. Pag pa-left, sa mga recordings mo pupunta yung mga na-save na video. Okay, andyan yung mga na-save na video. Back muna natin. So ayan, dito sa left side, dito yung tilt nung ano, nung video. Okay, dito naman sa right side, brightness. Okay, brightness siya. Kung napapansin nyo, brightness. Ayan. So, ayan. Kung depende sa inyo kung anong gusto nyong brightness, ganun lang siya kasimple. Tapos, eto, settings. Tingnan natin yung settings. Eto yung settings, guys. Click lang natin. Ayan, anong meron dito. Resolution. Kung anong resolution ang gusto nyo, 4K or 2K. Okay, 1080p. Okay, try natin 4K. Loop record kung gaano ka
tagal yung recording ng isang clip. Okay, pwedeng 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, so 5 minutes na. HDR on. Ano pa ba? Record audio on. Kasi kanina in-off natin kaya naka-off siya. On, okay. Yan siya. Then, ano pa? Date stamp. Yung date lang naman yan. Date dun sa video ng camera. Okay. G-sensor. Ang alam ko, pag ano to eh. Pag nauga yung sasakyan mo. Okay. Ano lang natin. Low lang natin. Then, parking guard. Parking guard. On na natin. Kata hindi natin alam yan. Guard daw sa parking. License. Pwede mo ilagay yung license dito. Okay. So, motion detect. Kahit tawag na yan. Auto power off. Ano ba yan? May schedule siya. Ah, okay. Off na lang natin siya. May auto power off siya. Screen saver. Off na din natin. Ito. Hertz. 60. USB mode. Charge. Hindi ko alam kung anong, ano para saan yan. Back mirror. Ano ba yan? On. Speaker. High na natin. Para pag nagpe-playback tayo, nayorinig. Put sound. Ano pa bang meron dito? Language date. Ito, saset mo yung date mo. Pwedeng time format is ganyan. 12 hour or 24 hours yung format. Okay. Default. Wi-Fi app. Ito, may Wi-Fi app siya. Kailangan mong i-download yung Rode Cam. Nasa Play Store. Okay. Para sa mga Android. So, yan. Itong Wi-Fi SSID. Yan, hanapin mo lang yan sa settings ng Wi-Fi. Settings mo din Wi-Fi. Hanapin mo lang yung SSID na andito na nakalagay. Tapos, ilagay mo yung password, no? Ganun lang siya kasimple. Tapos, i-connect mo siya. Para saan ba tong Wi-Fi na to? Para ma-view mo sa phone mo yung mga recordings na nandito sa dashcam mo na hindi mo na tinatanggal yung memory card. Okay. Off lang natin. Saan nyo lang naman magagamit yan? Pag gusto nyo makita yung laman ng dashcam nyo na hindi na tinatanggal yung memory card. So, ayun lang naman siya. Ano bang version to? Version FF blah blah blah. O, ayan. Back. Yan lang. Panay back. Ayan lang. So, yun lang naman yung laman niya, guys. So, survey lang siya, guys, no? Naka-survey lang siya. Ibig sabihin, kahit na nakapatay itong sasakyan, kahit na nakapatay, nag-record pa rin siya. Okay? May sinabi lang ako dun sa, ano, na sa nag-install. Tignan, tanong yung pangalan sa sobrang bilis ikabit. Okay? Mabilis lang siyang ikabit. Wala pa siyang 30 minutes. Parang ganun siya. Okay? So, ayun. Pag pinatay natin yung ano, sasakyan, off lang natin, guys, ha? Tignan nyo, recording siya, diba? Nakikita nyo naman recording siya. So, pag pinatay natin yung sasakyan, okay? Pag pinatay natin yung sasakyan, nag-record pa din siya. Okay? Nag-record pa din siya. Pwede mo pa rin siyang galawin. Okay? Pwede mo pa din siyang galawin. Okay, brightness niya. Pwede mong swipe sa left. Sa back. Okay, sa dual. So, nag-record pa rin siya kahit na nakapatay na yung makina. Okay? So, paano nangyari yun, guys? Sinabi ko dun sa installer na
ikabit na lang sa fuse yung power supply niya direkta sa ano, para ako na lang mag auto on off nito. Okay, ako na lang mag on off nitong cam. Okay, kasi may mga lugar na kapag hindi ka sigurado, guys, 'di ba? Yan, recording siya. Kahit na nakaalis ka na sa sasakyan mo, recording pa rin siya. Yung front saka yung back. Okay, recording siya. Kahit na wala ka sa sasakyan mo. Okay. Ang cons lang is madali daw uminit tong dashcam kapag laging nagagamit na ganun. Okay. So, ganun lang naman siya, guys. Hindi siya yung auto na ano, no? Pag in-start mo yung sasakyan mo, nag-on na siya mag-isa. Nag-on na siya mag-isa. Ngayon, nang pinagawa ko, hindi siya ganun, guys. Kasi yung naka-auto, pag in-on mo yung sasakyan, mag-on din yung dashcam, di ba? Yung front, saka yung back. Ngayon, pag pinatay mo yung sasakyan mo, mamamatay din yung dashcam, front and back. Hindi, kung ano lang yung nasave, yun lang. Okay? So, ito kasi, guys. Pag, kahit na nakapatay yung makina mo, kahit na wala ka sa sasakyan mo or nasa ibang lugar ka, nag-record pa rin siya back, front and back. Okay? So, pwede yung ipagawa dun sa installer, so dun sa nag-install, na ganun. Kaso, ang cons lang nito, guys, kailangan, pag inon mo yung sasakyan mo, kailangan mo din tong i-on yung dashcam. Okay? Pag pinatay mo yung sasakyan mo, pag hindi mo pinatay ito, itong dashcam, dire-diretso siyang mag-record 24/7. Okay? Pag hindi mo pinatay, 24/7 siya mag-record. Okay? Ngayon, kung nasa bahay ka naman, sa tingin mo safe naman yung sasakyan mo, pwede mong patayin yung ano mo, yung dashcam mo. Pero kung nasa ibang lugar ka, na hindi ka sigurado na ano, may mangyari sa sasakyan mo, wag naman sana, nag-record siya. Kahit na wala ka sa sasakyan mo. Okay, so napansin nyo, naka-off na yung sasakyan. Naka-off na. Nag-record siya. Okay, ngayon paano mag-i-stop ito? Paano kung naka-uwi na ako, gusto kong patayin tong dashcam, kasi safe naman sa bahay, diba, may gate naman, i-off mo lang to. I-off mo lang, andito sa baba, may off siya. So, mga 2 seconds, yan na siya. Nag-off na siya, guys. So, ganun lang siya. Ganun lang siya, guys, no? Ngayon, pag i-on mo naman yung ano, sasakyan, syempre, kailangan mo ding i-on yung camera mo. Okay? Kailangan mo ding i-on to. Mga 2 seconds lang naman. Hintayin mo lang lumabas yung logo, naka-on na yan. So, pagka-on ng camera, naka-on na din siya. Nag-record na din siya, matik siya. So, ganun din lang siya, guys. Ganun lang siya, guys. Pwede mo ding gamitin yung sasakyan nang naka-off to. Off mo lang. Then, pwede mo siyang gamitin, nakikita mo sa likod. Makikita mo sa likod, guys. Okay, medyo ano lang dito, blur sa cam, pero nakikita mo siya. So ganun lang, guys, ang nakuha nating ang nakuha nating unit is itong 4K ultra clear, 4K plus 2K, 4K front cam, back cam itong ano, 2K. Okay. So ayan siya, guys. QCY pala. So ayan, guys. Meron siyang cam, Sony sensor, Wi-Fi, 24/7R. Yan, G sensor. Ganyan, guys. 9.66 inches touch screen siya. Super night vision. So ayan, guys.